Ano nga ba ang mangyayari sa ating katawan kapag kumain tayo ng pepino araw-araw? Isang sangkap sa hilaw na salad at bilang batayan para sa mga pickles. Ang mga pepino ay isa sa paboritong gulay na hindi gulay. Yun ay dahil, botanically speaking, ang pepino ay talagang prutas. At kahit na technically speaking, ang mga ito ay berry. Habang isang paboritong fan ng mga pepino ay madalas na hindi napapansin hanggang sa ito ay mabilang sa mga superfood. Habang ang ilang mga prutas at gulay ay puno ng mga antioxidant, mga bioactive compound at micro at macronutrients abound, ang mga pepino to put in mildly are relatively boring. Ngunit hindi sinasabi na ang pagkain sa kanila ay hindi susuporta sa iyong kalusugan. Sa katunayan, maaari kang mabigla kapag nalaman mo ang tungkol sa ilan sa mga hindi inaasahang epekto ng pagkain ng ilang piraso ng pepino. Kaya naman kung handa ka nang malaman kung ano ang mga ito, simulan na natin. Number 1, you'll get hydrated. Ang mga pepino ay halos 95% na tubig na naglalaman ng 114 grams ng tubig bawat 120 grams ng solidong pepino. Ito ay ayon sa datos ng USDA. Ang mga ito din ay maliit na mapagkukunan ng dalawang electrolytes, ang potassium at magnesium. Nasa isang tasa ng mga pepino ay naghahatid ng 4% ng iyong pang-araw-araw na halaga ng bawat isa sa mga electrolytes. Magmeryenda ng purong pepino upang ma-hydrate or kainin ang mga ito kasama ng may yogurt dip for cooling, isang kagat na mayaman sa protina. Pangalawa, makakakuha ka ng isang solidong dosis ng vitamina K. Ang veggie na mayaman sa tubig na ito ay itinuturing na isang mabuting mapagkukunan ng vitamin K. Isang vitamin na fat-soluble na susi sa photosynthesis ng protina, pamumuo ng dugo at paglaki ng buto ayon sa National Institute of Health. Ang isang tasa ng pepino ay naghahatid ng isang kahanga-hangang 17% ng pang-araw-araw na halaga ng pagkaing nakakapagpalusog, na may halos 20 micrograms bawat paghahatid. Bilang karagdagan sa mga pepino, ang iba pang magandang mapagkukunan ng vitamina K ay kasama ng mga birding gulay katulad ng spinach, kale at broccoli. 3. Maaari kanilang tulungan na mabawasan ang timbang. Ang pepino ay isa sa pinakamababang calorie na gulay na maaari mong kainin, na may 18 calorie lamang sa isang tasa. Sa pamamagitan ng isang mababang bilang ng calorie at mataas na nilalaman ng tubig, maaari kang kumain ng isang makabuluhang halaga ng pepino habang kumakain ng konting calories. Ngunit napupuno din ng iyong pakiramdam na siyang kapaki-pakinabang para sa pagpapanatili ng iyong timbang. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga pepino ay isang paborito ng marami na healthy na mga dieta na merienda. 4. Maaring bawasan ang panganib na magkaroon ng prostate cancer. Ang mga pepino ay isang mahusay na mapagkukunan ng isang dietary flavonoid na tinatawag na quercetin, kung saan ipinapakita ang pangunang pananaliksik na may malakas na anti-inflammatory, antioxidant, neuroprotective at mga katangian ng cardioprotective. Kahit na kailangan ng mas maraming pananaliksik, isang pagsusuri ng antioxidant at redox sign ng liver ay natagpuan na ang quercetin ay may mga mekanismo ng anti-cancer at maaring makatulong na mabagal ang pag-unlad o mapabagal ang pag-unlad ng cancer sa prostate. 5. Susuportahan mo ang kalusugan ng iyong mga mata. Ang antioxidant, bioactive carotenoids lutein at zeaxanthin ay may mga compound ng halaman na may kalidad na nagtataguyod ng kalusugan sa mata. Ang lutein at zeaxanthin ay tanging carotenoids na naipon sa mata at ginagampanan nila ang mga pangunahing papel sa visual system ayon sa isang pagsusuri na inilathala sa European Journal of Nutrition. Ang pag-ubos ng sapat na mga sustansya na ito ay mahalaga para sa kalusugan ng mata at binabawasan ng peligro ng macular degeneration na nauugnay sa edad. Ang pinakamahusay na mapagkukunan ng mga nutrient na ito ay mga dahon na gulay, ngunit ang pepino ay nagsisilbing mapagkukunan din.
Ang isang pepino kasama ang balat ay naglalaman ng 70 micrograms ng dalawang carotenoids o halos 7% ng iyong pang-araw-araw na paggamit. So ilamang ang iilan sa mga mangyayari sa ating katawan kapag kumain tayo ng pepino araw-araw. We'll be right back.